lang, kinansel na ni Pibo sa PSP. Akata, ibabawi si Shernan sa naging laban nito kay Six Threat. Tila malakas ang kumpiyansa ng MC na si Akata sa paparating na laban nila ni Six Threat sa Matera Mayaman sa Subic. Sa isang live kasi ni Akata ay pinanood niyang battle nito at ni Shernan noong nakaraang pakusganay. Sinabi ni Akata na hindi raw siya nalalakasan sa mga bars ni Six Threat kaya hindi na raw niya ito susulatan at mag-freestyle na lang daw siya. Dagdag pa nito, para daw kay Akata ay natala raw sa battle na ito si Six Threat. Sa round 2 lang daw kasi ito tumabla kay Shernan at mas naging effective raw ang character ni Shernan para sa kanya. Confident naman si Akata, natatalunin niya si Six Threat at babawian niya raw ito para kay Shernan. Six Threat, Six Threat. Higilaw kay Six Threat, masyadong battle rapper. Hindi ako nalalakasan. Palo ka pala dito, Six Threat eh. Nana, hindi na ako magsusunod. Mag-freestyle na ako niya. Round 1, Shernan. Round 2, parang tabla lang. Malakas yung binitahan ni Shernan dito. Parang nakakagana na makalaban siya. Pero sana dito, Shernan. Pista tayo. Love you. Ano namin na rin ulit si Six Threat? Okay naman niya eh. May tito naman eh. Nakakapalag. Ganda laban. Para sa akin, ano yun? Shernan. Round 2 lang yung medyo tumabla sa Six Threat. Although malakas din, okay din yung mga gamit na material ni Six Threat dun. Pero mas effective yung character ni Shernan. Kahit ano namang opinion ko dito, hindi na mababago yung panalo sa Six Threat dun. Tatalunin ko na lang siya sa ulong. Bawi kita dito, Shernan. Hindi maikakailang malaki ang naging ambag ng veteranong rapper na si Glock 9 o Aristotle Polisco sa totoong buhay, sa layo at lawak na ng narating ng hip-hop sa kasalukuyan. Hindi pa ganito kalakas ang hip-hop noon sa local scene dahil sa mga banda ay sinabayan ni Glock 9 ng Agos hanggang sa tuluyan ang madomina ng hip-hop ang music industry. Wala na nga yatang hindi nakakakilala sa rapper at halos lahat ng mga kantang inilabas ni Glock 9 ay talagang tinangkilik, mapa-mainstream man yan o underground. Isa ang kantang Sirena na umani ng lubos na pagkilala, lalong-lalo na sa LGBTQ community na hindi napigilang makarelate sa mensahe ng kanta. At sa isang interview ni Glock 9 sa TV Patrol, ay emosyonal niyang ibinahagi na ang kantang ito ay regalo niya sa kanyang anak na member ng LGBTQ. Buong pagmamahal na sinabi ng rapper on national television na proud siya sa kanyang anak. Pinuri naman ng mga fans sa mga pahayag na ito ni Glock 9. Isang post naman mula kay Badang ang naging dahilan para dumugin siya ng mga pambabash. Ayon kay Badang, tinira rin daw siya ni Glock 9 kaya bumagsak at nawalan siya ng karir. Nakita niya raw ang interview nito na umiiyak sa TV Patrol dahil sa anak. Mukhang ito na raw ang bawi ng mundo kay Glock 9. Tila hindi naman sang-ayon dito ang asawa ni Badang na siyang nagutos raw sa MC na i-delete ang naturang post niya. Sa ilang mga naglabasang post, mukhang nakarating kay Phoebus ang mga sinabing ito ni Badang tungkol kay Glock 9. Sa isang post ay inanunsyo ni Phoebus na tanggal na raw si Badang sa lineup ng event sa Subic. Ilang screenshot pa mula kay Kiram at Phoebus ang naglabasan kung saan makikitang wala na rin si Badang sa GC nila ng pangil sa pangil. Humingi naman ng dispensa si Badang sa nagawa nito at sinabing tanggap niya raw ang desisyon ng founder ng PSP. Laking panghihinayang naman ang mga tagahanga ni Badang dahil sinayang daw nito ang pagkakataong makabalik ulit sa hip-hop dahil lang sa isang hindi pinag-isipang post. Sa ibang balitang hip-hop naman, J-Block sinagot ang mga pumupuna sa pangaenganyong magsugal ng mga battle MC. Kahit hindi kami mapromote ko, sugar rule yung tao, sugar rule talaga yan. Sa hindi pa napapanood ang video ng pagtalakay namin tungkol dito, i-click lang ang nakikita sa screen o di kaya itignan ang link na nasa comment section ng video na ito. Sa susunod na video ulit.